Good morning! Happy Thursday! Say good morning, Jeb! Good morning! Yay, mapatinag dyan sa kanyang puzzle. It's although, we still have 5 minutes. And yeah, ngayon lang din ako nag-edit ng vlog kasi nakatulog ako kagabi, as expected. So yun, nag-export pa siya. Anyways, we're just ready to go. And then, pagkahatid kay Zeb, kailangan kong bumili ng kalamansi. What else? Baka pumunta na rin ako dun sa, kagabi, yung pinuntahan nila daddy na ano, pinilhan ng diaper. Sabi ko, dun din nga pala ako bibili, siya katabi nun, ng conditioner. Nakalimutan ko naman sabihin kay daddy kagabi. They don't want to go. They don't want to go? Yeah, not yet. Wait, he's finishing his puzzle. So yun, ang dami kong dadaanan. Nagugutom na ako. Pag nagutom ako, baka matempa kung kumain kami sa labas ni Zach. Ganun. Ikaw, paano na yung banana bread ko? Anyway, so we're gonna go in a while. Ang sarap ng hangin. Oh my gosh, we're home guys. It's 12:10. Hindi naman di ba na kami ganun katagal. Hindi kami mamabot ng isang oras, pero it's freaking hot. Yun nga, nagpunta akong grocery, nagpunta ako sa Ukayan. Tapos dun sa, kasi madadaanan din naman yung Ukayan dun sa pagpunta sa bilihan ng conditioner. Ay, ay, ay. And speaking of Ukayan, sa simbahan, di ba na-mention ko dati sa inyo, sa simbahan may Ukayan. Kaso hindi ako makapag-ukay talaga pagkasama ko si Zach kasi ayaw niya. Let's go siya ng let's go. Pero kanina, pinush ko, nakakuha ko ng isa. Kasi kami nila, ma'am, she's, ano kami nagpunta. Kaso yun nga, pagkakita ni Zach na hindi ako kumaliwa, yung kaliwa kasi namin yun yung palabas na ng simbahan. Hindi ako kumaliwa, ayun na, sabi niya, hey, where are we going? Tapos nung pinark ko siya, ayun na. Tapos nakita niya na may mga damit-damit. Ano ko? Mahirap din kasi mag-ukay kasi nga sabi ko yung damit. Talagang piles and piles and piles of clothes talaga. Tapos yung iba, ando sa loob. Yung iba, nasa labas, nasa shopping cart. Anyway, eto na. Shampoohan ko lang to. Napagdukot kong ganun. Button down na polo na H&M. Parang mang lalaki yung design ano. You think mang lalaki to? I don't know. But it's size 38 medium. And sakto lang sa akin. So, siguro naman pambabae to. Siguro mabibilang ko lang yung mga button down kong damit. Kung napapansin nyo, wala akong masyadong button down. Kung meron man, hindi na siguro kasha sa akin. So, ayun. Kasha naman siya. So, I was thinking na parang susuot ko yung isang shorts ko na parang ano, yung faded na maong. Tapos yung isa nakatuck in, yung isa nakalabas. Ganun. And it's only $2. So, Kenny, nalagay ko na sa, it's on number 1, Zach. It's March 1 today. Di pa ako nakapaglagay nung word na March. Anyway, kailangan ko na magluto. Huh? Yan. Today is March 1. 7. Okay. Put it on 1. Can you remember the continent song? Yes. Can you sing the continent song? Wait. Oh, sorry. Good job. Open. Yeah. Very good. Good job, Zach. Can you sing the continent song? Can you remember it? Can you stick? You want to reach it? Napakalahat na lang. Gusto siya. Oh, see. You made a mess. Okay, go. Sing the continent song. You remember? There are 7. There are 7. Continents. Continents. North and South America. Asia, Europe, Africa. And Australia. And Antarctica. Muti ka. Puro ka Okay. May banana bread. Dito pa din nakakain. Okay.
Jack, can you tell me what are your favorite fruits? Oh, yeah. Peach, watermelon. Those are your five favorite fruits? Yeah. Grapes? No. Oh, no. Okay, sorry. I like grapes, watermelon. Okay! Do you want some watermelon right now? Yes. Okay. Oh, yes. Sarap. Excited na ako kumain na, in fairness. This is our healthy lunch and dinner. And this is the not so healthy one. So, napakuluan ko na siya. Malambot na. So, ibiprito na lang natin. Inaantay kong uminit ang aking mantika. So, just nice. Ito ang tinatawag nating balanced diet. Although, ako lang naman kakain nito, I believe. Isang lunch, isang pang-lunch, isang pang-dinner. Ito kanila Zeb and Zach. Kay Daddy yung sinigang. So yeah, I'm excited to eat na. And nakabili ako. Kanina akala ko pa walang kalamansi. Hindi ko naman, hindi ko makita. Ito na lang, nakita ko. So, masarap lang kain ko nito. Kailangan mag-workout. Pang apat na araw na ngayon. Okay, wait. Maglalagay na ako kasi matalsik to. I'll see you later. Guys, quarter to three. I'm so hungry na. Tinitin ko lang ang ulam so we can eat. I'm so tired. Hindi ko lang makapag-workout ako. Ito na naman tayo. I feel so tired. Pero I want to. I need to. Tomorrow, nag-aaya. Sabi ko na ba? Nag-aaya ang mga momshies na mag-ligo-ligo sa... Put it in the laundry, Seb. Sa socks. Mag ganun-ganun itong mga bata. Eh, off ni Daddy bukas, diba? So, iniisip ko. Hindi ko naisama si Zach. So, para si Seb lang ang alagain ko bukas. Christmas feels pa rin si Zach. Anyway, so yun nga. Ano sinasabi ko? So, baka kung kakari matutuloy kami. Ano? Agad. Si Zeb na lang. Kami na lang ni Zeb. Si Daddy, si Zach. Iwan. Kasi everything pa pa'y si Daddy sa mama pa sa amin. Hindi naman siya lalaman. Okay. Good afternoon, guys. Napasarap ang tulog ko. It's 5:20 na. Natamad ako. Should I work out or should I not? Natamad ako. Parating na si Daddy in a while. Ay, naku. Everyday na lang talaga. Pero I should. I need to work out. Kailangan ko labanan itong katamaran ko. Papalit na ako. Wait. I'm ready. Let's do this. Yes. Come on.
Oh, ang bilis naman na tuyo ng bawis ko. Ayun, grabe. Ang ginagawa ko kasi, after ng 15-minute workout na pinapalo ko sa YouTube, may ginagawa din akong workout sa abs. Parang, for apat na moves yun. Yung isa doon yung crunches, yung para nagbabicycle, tapos yung elbow and knee, iaabot, ganyan, back face cross. 100 na ganun rin sa ginagawa ko. Tapos yung iba, take 25 na lang. Apat na moves na pang abs. Tapos, tatlong workout din for the arms na gaganito ako. Kasi para hindi mapag-iwanan yung arms natin. Kasi diba, nakita nyo isang beses, maano siya, maalog-alog. So, ayun. Baka hindi na ako challenge. Siguro naman okay na yun, ano? Or nag-workout naman ako. Importante mapagpawisan, get your heart rate up, ganun. We'll see. Pero, lalabas ako. Gusto kong lumabas. Gusto kong mag-Daiso. Kasi yung mga bibilin ako sa Daiso, pagdating ni dati. Yung donut, meron pa ako nung glazed. Baka kainin ko. After mag-workout, kakain ng donut. Ano ba yan? We'll see. Taga ni Daddy. Magsisix o'clock na. Tulog pa rin yung dalawa. Okay. Daddy's home. And sabi niya, tumakbo daw ako. So, I'm gonna run. I'll see you later. Hey guys, I'm home. And look what I found. Just as I was walking past McDonald's, nag-Facebook ako, may nakita akong, ano, may nag-share ng article about this. Chajan, look at that. Hindi ko alam na may ganito, McDonald's chocolate pie. Sabi parang uso daw ito sa Korea, sa bansa, nakalimutan ko iba pang bansa. So yun, so pumasok ko ng McDonald's, sabi, meron ba talaga? Kasi parang wala akong nakikita ang poster sa labas, or wala akong nakita ang advertisement or something. Aba, meron nga. So, perfect after workout snack. Charot. Bumili akong tatlo. So, nasa pabili, kasi nauho ko na pabili ako ng green tea. Ano nga to, parang 140 or 170 isa. So, makain na yung dalawa. Is it yummy? Hot! It's hot! Oh, you blow it first. Can you, how do you blow? Can I see? Hey guys, it's 8:45 na. We just finished dinner. And taray ko na. Si Zeb nag-aaya maglumabas. Pero pagbigyan kasi matagal na tulog. So pag hindi na naman, pag hindi na pagod, matagal na namang matutulog mamaya. So, andiyan ko tuloy. Pero pagbigyan na lang namin na maglaro. Kaya hindi pa ako naliligo. Actually, papaligo ko na kasi dapat. Sabi niya, no, I want to go out first. So, papakita ko na binili ko. Kanina, nagpunta ako ng Daiso. Kasi I was looking for yung brush cleaner na binibili ko or ginagamit ko pang linis ang brushes, obviously. Kaso, out of stock. So, wait. Focus ba ako? Hindi ko alam eh. Wait lang. Ayan. Yung tsaka ko naman. Anyway, ayun. So, wala yung brush cleaner. So, may nabili lang akong laruan para sa Lazeb. Tapos, yun nga, lalakad na ako. Pauwi na ako sana nga. Tapos, habang naglalakad ako, syempre, usual, nag-Facebook. Tapos, nakita ko nga yung post ng about the chocolate pie. So, pumasok ako ng McDonald's. Eh, kasi sakto, nandun ako sa tapat eh. Tapos, tumaan ako ng Popular Bookstore. Kasi, diba, nas ano kami ngayon eh, dinidiscuss namin ngayon is continents. So sabi ko, parang mas madali ipa-picture sa kanila. Kasi ang hirap, pag naka-flat, paano nila magigets? Or mostly si Zeb, kasi si Zach syempre, nagiging saling kit-kit lang naman si Zach, pero natututo din siya. So sabi ko, I'm gonna buy this. Matagal ko na itong tinitignan-tignan. Pero since nandito na kami sa topic na to ngayon, mga continents, so might as well just
invest on it. Charot. It's only ano lang naman, $13. So, not bad. Tapos, si Sis Regina, sinabihan ako dati na magpa-member ako noon. So, last time, hindi pa ako nagpapa-member kasi parang madalang lang naman ako bumili sa popular bookstore. Parang minsan may isang buwan na never ako nagpunta doon, ganun sa ko. Pero feeling ko ngayon that as Zeb is getting older, for sure, mapapadalas ang punta ko doon. So, kanina, nagpa-member na ako. So, yun, $12 for 1 year membership. Tapos, hindi ko alam kung anong meron sa membership. Anyway. So, yun, bumili ako ito. And then, at the same time, bumili ako ng another coaster. Which is yan, world flags. And sa baba, meron din maganda rin kasi may picture din ng continents. And I bought 2. You know why? Kasi ang gagawin ko sa isa, syempre isa nalagay ko sa wall. And then the other one, gugupitin ko isa-isa yung flags. Tapos, i-laminate ko sila. Then lalagyan ko ng Velcro. Parang, natutunan ko to kay JDA. Dun sa pinafollow kong ano. So, ano siya, parang interactive na poster, di ba? Hindi lang siya basta-basta ganyan. So, ang dami niyan. Ilan ba to? 149. Ang dami nito. So, matching visual discrimination. So, pag nilagay ko sa isang lalagyan yung mga flags na yun, na-laminated na. Imagine mo, hanapin mo sa isa-isa yun. Well, anyways. At gonna be, ano, kasi meron pa akong isa ang pinrate the other day. Hindi ko pa nga rin nalalaminate. I'm gonna do that too. Ano naman yan, rhyming. Kasi, inintroduce ko na rin yung rhyming sa kanila. Or kay Zeb. Hindi ko alam kung ginagawa nila sa school yung rhyming. Pero, ayun. So, meron ako dyang pinrint na rhyming clip cards. So, mamayang gabi siguro kung hindi ako makatulog, I'm gonna do that. Hey guys! Ang gulo ng ligod ko. Ilang araw ko pa. Ilang araw pa bago ko yung matay tiklop. Sabi ko kasi gagawin ko mamaya. Pero iniisip ko din mamaya gagawin, gusto ko gawin yung flag. So, ay, tsaka yung isa pang kailangan kong ilaminate. So, bukas na lang siguro. Pero meron din ako gustong galing bukas. Ang dami naman! Anyways, hi guys! Charot! Para mag-opening ng video. Mag-face mask muna ako kasi ilang araw ko na itong pinaplano. Lagi ko nakakalimutan kasi sabi ko, naalala ko siya pag nakahiga na ako, pag papatulugin na sila Zip. Sabi ko, o sige mamaya, pagbangon ko ulit, habang nag-edit ako, ganun-ganun, tumutulog. Habang nag-edit ako, magmamask ako. Tapos, nakakatulog naman ako, diba? So, yeah. But anyways, mag-mask muna tayo. Ayun na nga, sabi ko kanina, diba, may swimming-swimming yung kaming ganap bukas, ganun-ganun. Hindi tuloy. Sa Sabado na lang daw. Tapos, dun kami sa water playground, sa isang mall sa May Kalang pupunta, hindi na doon sa swimming complex. Kasi yung water playground doon, may mga slide. Mas, parang mas fun kumpara dun sa swimming complex na yun na yun. walang mga spray ng water nag-i-spray or ano. Walang slide. So, parang, after a while, mabobore na lang sila doon. So, sabi ko, doon na lang kami sa Kalang. Tapos, kasi gusto pa nila magdala ng food. Ay, kung dami ng bit-bit. Sabi ko, doon lang tayo sa Kalang Wave para, bago tayo mag-swimming, kumain na tayo. Tapos, or mag-take out, ganun. Anyways. So, ayun na nga, hindi kami tuloy bukas. So, kanina, nasa Daiso ako, diba? Tapos, napansin ko, parang ang daming bagong makeup sa Daiso. So, napaisip ako, sabi ko, should I do a... Kasi last time, I made a Daiso makeup tutorial. I was still pregnant with Zach, I believe. Oo, pregnant pa ako kay Zach noon. I'm gonna link it here. If you wanna see it. Pumunta siya kay Zach. Tapos, ano, since maraming parang bagong blusher, bagong eyeshadow. Actually, meron akong gustong single eyeshadow doon. Pero in terms of foundation, parang walang bago. Or meron BB cream palang bago.
So, let me know guys, do you want me to do a Daiso makeup tutorial or full face ng Daiso makeup tutorial? Full face ng Daiso makeup. Hindi ko lang sure kung same din sa Pilipinas meron. So far, meron akong dalawang, isa na isip ko, nakakahinayang kasi yung mga binili ko ng Daiso dati, nandito pa rin. Oh, ito yung Daiso BB Cream. Wala kasi masyadong coverage yan. Minsan, nagaganito ako, tapos pinapatungan ko ng itong favorite ko, yung L'Oreal Matte Magic. Kasi pag pinatungan mo yan, parang kahit pa paano may coverage na. Kasi ito, may coverage kahit pa paano. Ang sagwa ng itsura ko. Tapos ito din yung binili ko nun for that tutorial, yung blush on. Tapos ito yung eyeshadow quad. Siyempre, sa dami mo, minsan mas pipiliin mo yung mga mas magagandang eyeshadow, di ba? So, ano ba bang Daiso ko dito? Meron akong lash glue, lipstick, pero nawawala na yata, or binigay ko na yung sa kapatid ko. At saka yung highlighter, binili ko to dati. Yan yung highlighter. So, kung magpo-full face man ako, hindi ako bibili ng lahat bago kasi sabi ko, yun, nakakahinaya, kahit dos lang yan, di ba? Pag nagsama-sama, mahal din. Sabi ko kasi, I'm gonna try to work on my, like, eto, tapata. For this month, $500 everything. Feeling ko sobra-sobra yun for food and all for a family of four for 5 days a week. Kasi diba pag nandito si daddy sa labas naman kami kumakain, minsan madalang lang na nagluluto din ako pag nandito si daddy. So, I think for kung food lang, would be enough. Kasi after nag-transfer sa akin si daddy, so syempre tinabi na yung actually nagbayad na ako sa school. Tapos kumuha din ako para savings ko. Yes, mas savings na. Na-inspire ako kay sis Jackie Happy in Japan. Charan. Meron din siya savings account kasi sabi niya, imbis na siya ang tumaba, patabain na lang doon passbook. Pero ako, wala na akong passbook. Kinukuha ko lang, tapos nilalagay ko dito sa isang wallet ko. So, yun. So, kumuha na akong pera. Nag-iwan lang ako ng $500. Sabi ko, I think this should be enough. I think more than enough. Kung pagkain lang. Pero, syempre, hindi. Katulad yan, bumili ako ng pang from the bookstore. So, syempre, doon ko lang kinukuha yung mga binibili kong pang activity or anything. For example, syempre, pag anything educational or anything related kila, parang hindi ako nangihinayang, ganun. Pero kung para sa akin, mga pap, manghihinayang ka eh, no? Parang nakaguilty. Iyon yung feeling na, ako lang ba nakaramdam na ganun? Or, let me know mga stay at home mom. Syempre, hindi mo sariling pera. Kumbaga, okay. Diba? Yung natin is yung what's yours is mine. Ganun. Pero, technically pa din, hindi ako yung nagtrabaho. Parang iba yung talagang kumikita ka ng sarili mo. So, parang nakakagilting gastusin. Minsan. Ayun, pero yung mga ukay, mga $2, hindi ako nagigilty doon. Pero yung something na, hindi ko pala na yung sa ilong. Yung something na medyo malaki, bibili ako ng makeup, mga $20 na nanghihinayang na ako noon. But anyway, so yan, kanina, naka $30 ako dun sa bookstore kasi yung mga binili ko plus yung nagpa-member ako. So yun, hindi ko alam should I allot a certain amount lang this month. Ganito lang pwede kong gastusin para sa mga activities. Or kasi pag nakita ko na hindi na makatulong na kailangan gusto ko na bilhin or may nakita kong idea sa Pinterest or what, kailangan gusto kong gawin. Ang hirap magpigil talaga. But anyway, so let me know sa mga family of four. 500 should be enough, right? Pag sa food lang, oo. Sinagot ko rin tanong kayo. Kasi alam ko, talagang enough na yun. Pero yun nga, kasi meron pang extracurricular. Yan, yung pang-ukay ko, doon ko na yung kukunin. Yung, kung lalabas man ako, kung mag-day off din ako, doon ko din siya kukunin. And, what else? Yun lang naman, kakain kami sa labas pa minsan. Pag natamad ako magluto, baba-deliver, ganun. Yung pagkami lang nila, Zeba, pag nandito si daddy, syempre siya ang sagot. So yun, actually, yung yung pagkain-kain sa labas on weekends or pag off si daddy is malaki na rin yun eh. Makakatipid sana kami, no? Kaso,
Iniisip ko na lang, yun na yung off ko sa ano, sa Linggo. May dalawang araw akong off na hindi magluto. Hindi naman siya willing magluto. Kung willing siya magluto, siya mag-grocery, magluluto siya. Hindi naman siya nagpapresenta. So, ayun. Wala lang. But anyways, enough na to. Ang haba na naman ng vlog today. But, let me know guys. So, let's end the day with my face like this. I'll see you guys tomorrow. Salamat sa pananood. And yeah, don't forget to subscribe. Bye guys. Good night.